Actually, two parts yung statement yung tingin ko pa nga eh. Yung unang parte ay gusto kong patayin. Yun yung pinaka makikita mo agad eh. Parang wow, makasyak ka. At yung part na yun, yung illegal. Talagang it's a crime. The crime of grave threats. So, pag iisipin mo, sasabihin mo yan sa ibang tao, talaga papatayin kita. Eh, parang mali. And totoo po yun, mali talaga. At under our Vice Penal Code, Article 282, ito ay direct and grave threat. Kasi may violence na eh, na nakadirekta sa isang tao. On the other hand, yung other layer dun sa statement, yung meron pa siyang kayong mga komunista. So hindi lang si Franz. Kaya, naku, nag-red tagging pa itong si Duterte. Ewan ko kung kumbaga aaminin niya kung sino pa ba itong iba na kumukontra sa kanya. Pero kung sasabihin niya na lahat ng, kung idikit natin kay si Sara, di ba si Sara, lahat ng kontra confidential funds, kontra kapayapaan, eh di ba kasabi niya, lahat ng kontra confidential funds ay komunista, eh di papasok tayo lahat doon. So kailangan maging maingat na nitong si Duterte kasi hindi na siya presidente, wala na siyang presidential immunity at pwede na talagang makasuhan.